Teodoro Manggiat Galaw ay isinilang noong Marso 31, 1884 sa Lipa, Batangas, kina Valerio Galaw, ang huling kapitan munisipal ng bayan sa panahon ng Espanyol at unang presidente munisipal sa panahon ng Amerikano. At ang kanyang ina na si Maria Manggiat. Si Teodoro ay nag-aral sa Eskwela Pia sa Lipa. Pagdaraan ay sa Maynila. At sa Lipa muli sa Instituto Rizal. Nagtapos siya ng bachelier sa Abogasya noong 1905 sa Eskwela de Derecho. Ang pinakaunang paaralan ng Abogasya sa Pilipinas. Nanguna siya sa bar exam ng may grado na 100% porsyento sa batas sibil. Nagkaroon siya ng apat na anak kay Purificacion Garcia Villanueva. Ang unang Manila Carnival Queen noong 1908. Pumanaw siya noong Disyembre 5, 1940 sa edad na 56. Ipinangalan sa kanya ang dating Calle San Luis na bumabaybay sa isang panig ng liwasang Rizal or Lunita Park at kinatitirikan ngayon ng pambansang Aklatan. Si Teodoro Manggiat Galaw ay isang nasyonalistang iskular, mambabatas, mamamahayag, historiador at isa sa iilang mahusay na manunulat ng Pilipinas sa tatlong wika, ang Espanyol, Ingles at Pilipino. Bilang manunulat, ilan sa mga kinatha ni Galaw ay ang Mi Pahina Diaria, ang La Campaña de Kumintang, ang Reformas en la Enseñanza del Derecho, ang La Constitución de Malolos, Teorias Constitucionales noong 1912, The Constitutional Plan of the Philippine Revolution noong 1914, at ang La Revolución Pilipina. Noong 1903, nagsimula siya ng magsulat para sa Il Rinascimento, isang nangungunang pahayagan na critical sa mga abusadong opisyal sa pamahalaang Amerikano. At noong 1907, siya ang naging pinakabatang patnugot nito. At noong 1908, sinakdal siya sa kasong libilo ng kalihim panloob na si Dean Worcester para sa paglilimbag
ng editorial na abis de Rapinha. At sa mga panahong iyon, nagsilbi lamang itong dagdag sa katanyagan ni Teodoro Calaw at lalo na sa hanay ng mga nasyonalistang Pilipino. Sa dami at sa husay ng kanyang mga isinulat mula 1900 hanggang 1940, binansagan ang mga taong ito ng historiador na si Teodoro Agoncillo bilang panahon ni Calaw. Bilang mambabatas na halal si Calaw na assemblyman noong 1909 hanggang 1912 at noong 1920 itinalaga siyang kalihim panloob or Secretary of Interior at hinirang siya ng direktor ng pambansang aklatan, isang katungkulang hinawakan niya hanggang sa kanyang kamatayan. Makikita din ang kanyang imahe o ang kanyang istatwa sa Lipa, Batangas at dito sa Kalakhang, Maynila. Ang dating Kalye Luis sa may ermita ay pinangalan sa kanya at isang napakaprogresong daanan sa Kalakhang, Maynila.